sa sobrang init po na yan, ha? May kumontak, may tumawag sa atin bigla. Oy! Naku po! Naku. Pambira, bakit ka naman biglang tumawag? Kami na naman nasisisihin dyan, eh. O, may tumawag sa atin, sinagot lang naman natin. Diba? SMNI. Huh? Ano na? Eto ho, i-introduce na ho natin itong tumawag. Nakakagulat to, bigla hong tumawag itong napakatikas na... ating hong dating DG. Ito, magandang araw po. Dating DG na si General Bantag. Magandang araw po. Sir. Magandang araw naman o magandang gabi mga Banateros Brothers. Naku. Ako ay ninenervyos sa inyo kasi kayo na naman ang pagtutuunan ng init ng ulo. Naku po, patay tayo dyan. Lagot. Pero unahin na muna natin, may sasabihin si NC Coach Dada. Meron lang po akong gustong itanong sa inyo, DG Bantag. Nahuli na po si Kong Tevez. Kayo po ba wala pang balak sumuko? Sumuko na ho kayo, kami dadamay dyan pag di kayo sumuko. O pinasusuko namin kayo, ha? Alam nyo, hindi ko napaghandaan yung tanong na yan, eh. Akala ko kung ano lang ang pag-uusapan natin. Pero alam nyo, sa totoo lang, sino ba naman ang ayaw humarap? At harapin ang proseso ng batas. Kaso, hindi lang kasi ito yung kaso naming hinaharap, eh. Sa akin, ha? Kaya parang nagdadalawang isip ako, talagang harapin yan o ipagpatuloy ko itong ginagawa kong ganito, hindi pagpapakita. Dahil nga yung Percy Lapid, nanganak, ang daming kaso. Wala akong kalaban-laban kasi. So napakagandang tanong yan. Handa ko bang, ano sabi mo ba, handa ko bang harapin? Handang-handa ako. Kaso nga lang, kung ikaw ang nasa katayuan ko, handaming nanganak, hindi lang yung Percy Lapid case, kundi marami pang ikinaso sa akin, na alam naman natin na gawa-gawa lang. Paano naman ako? Kung ako'y humarap. DG Bantag, ang pag-usapan natin ngayon, ha, ito ho nga, hindi tayo papasok dyan ho sa inyong kaso. Ang ating hong pag-uusapan ho ay itong komento nyo ho tungkol dito sa war on drugs na inano ho ni Mayor Baste Duterte, kung narinig nyo po yung speech. Ano bang inyong masasabi tungkol ho dito sa war on drugs ni Mayor Baste Duterte? Alam mo... Ano, na nalulungkot ako at na naiinis ako sa sarili ko. Dahil nga, hindi kasi ako teki. Mm-hmm. Pinindot-pindot ko muna itong hawak kong cellphone bago ko bago ko marinig yung pinagsasabi ni Mayor Baste at ni Boss Dada na nagpapaalam na. Yun lang narinig ko. Hindi ano po, pero DG Bantag, syempre alam naman po natin kung ano yung style nung kanyang ama, mukhang ganun din yung kanyang ginagawa ngayon. Yung political will, yung tapang, talagang walang takot kahit na batigusin. So, alam din po naman siguro ninyo, na nanonood naman po siguro kayo ng balita. Binabatikos po kasi siya ngayon, eh. Ano po masasabi po ninyo? Ang masasabi ko, kung yung pagbatikos na yan, talagang mag-iingat siya. Kasi nga, alam naman natin ang mga nangyayari. Sa tanong naman, kung anong reaksyon ko dun sa ginagawa ni Mayor Basi, ay napakaganda yan. Kasi nga yan yung mga healing namin, o ako mismo, at ng taong bayan na nagustuhan yung ginawa ng tatay ni Digong, tatay niya, si PRRD nga, Mayor Digong, nagustuhan ng marami. Sino bang may ayaw na nakakalakad ka na sa rekto ng wala kang pangamba, na may snatchan ka, wala na yung mga adik na naglipa na, hindi lang sa rekto, kundi sa buong, sabihin natin, buong Pilipinas, hindi man 100%, pero talagang
nagkaroon tayo ng katahimikan pagdating dyan sa dulot ng illegal na droga. Kaya, saludo ako kay Mayor Basle. Gustong-gusto ko yan. Ngayon kung tatakbo saan ang presidente ngayon yan, ibuboto ko kagad siya. Naku. Yan ang masasabi ko. Sir Bantag, naalala niyo po nung una tayong nagkita sa Baguio. Hindi pa siya wanted doon, ha? Hindi pa siya wanted. Na, sabihin, alam mo naman kung may mga praning tayong mga opisyal, di ba? Sumashot pa kami noon. May mga kasama pa kaming ano noon, mga vloggers na iba. At sabi ko, hindi pa siya wanted noon. Siguraduhin natin. Oh. Nasa live ko naman yan eh. At yung sabi ko, susuporta ako kay DJ Bantag kung papayag siya, kung sakali siya ay maging senador, kung sakali man, susuporta ka ba sa mandatory drug test? Ayan. At yun oo din naman. Kanina, yun din po sumang-ayon si Mayor Baste. Ano pong masasabi niyo doon? Oo naman, Tol. Yan ay sinagot ko noon, nung tayo nga sa Baguio. At sabi ko 100% ako dyan sangayon. At parang may nakita akong vlog na uumpisahan ba sa Davao yung drug testing ng mga dapat i-testing ng mga local leaders. At ewan ko kung hanggang saan hahantong yan o aabot. Napakaganda niyan. So, Sir Bantag, napag-usapan na rin natin yan na tungkol dyan sa drug test na yan at susuportahan ka namin. Marami pong nagtatanong sa amin dito sa mga komentaryo, sa personal vlogs namin. Tatakbo po ba si DJ Bantag? Kasi maraming gustong tumakbo ka. Yan na lang inaantay ng taong bayan kung ikaw po ba itatakbo sa national position. Maybe sa bilang senador. Copy, Coach Oli. Ngayon nga nakita mo, palingalinga ako kasi palagi akong tumatakbo eh. National, election pala yung sinasabi. Akala ko yung takbuhan eh. Kaya napapalinga ako, baka tumakbo na naman ako ngayon. Yun nga po, marami po nagsasabing tumakbo kayong senador dahil alam naman po natin, yan ang isa sa mga kulang sa atin ngayon, yung war on drugs, di ba? Sabi nyo nga, kung kayo maging senador, yan isa sa mga ipupush nyo, mandatory na drug test sa mga opisyal. Baka naman po daw mabigyan nyo ng sagot yung kahilingan ng taong bayan na kayo ay tumakbo bilang senador. Alam mo, okay, copy, banat bay. Nagpapasalamat ako ng lubos-lubos sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga nagko-comment nga na tumakbo daw si Bantag sa pagka-senador. Ewan ko kung majority yun ha. Kung talagang nakakarami ang nagsasabing tumakbo daw si Bantag sa senador, sa Senate election, so be it. Di pag ano natin, gawin natin. Kung talagang mandato yan ng taong bayan, sino ba tayo para tumanggi, di ba? Pero kailangan ko munang harapin kasi ang kaso ko. Kaya pinag-iisipan din namin yan kung yan nga may kagustuhan ng taong bayan na tumakbo si Bantag. Pag-iisipan naming maigi, Banateros Brothers, kung ano ang dapat naming gawin para mapagbigyan ang hiling ng taong bayan. Pero wala akong pera. Naku po. Ayan. Alam nyo po, DJ Bantag, dito sa mga komento, talagang marami nagsasabi na gusto kayong tumakbo. Kaya kung kayo mga nanonood ngayon, involve natin kayo, kayong mga netizens. Kung gusto nyo tumakbo si DJ Bantag bilang senador, i-type nyo ho dyan, takbo na. Ha? Takbo na. Oh. Ha? Marami hong meaning yan. Takbo na ho. Baka parating na ho yung nanguhuli sa inyo dyan. Hindi ko alam mo. Takbo na para sa Senado. Pero yan ang gusto ng taong bayan ngayon. Ha?
tumakbo kayo. Eto si Boss Dada, meron sasabihin tungkol dun sa ano, mga pangyayari dyan sa pinanggalingan nyo. Ayan, Digi Bantag, konting ano lang, reaction lang patungkol dyan sa Bilibid, kung saan kayo ay dating nanggaling. Nabalitaan nyo po ba na meron na yatang sogo dyan sa Bilibid? Ako po. Oo, kayo po ba ay nakabalita? Kasi malaking balita po yun noong nakaraan. Yung conjugal visit po, ay gumawa po sila ng mga, alam mo, cubicle dyan, na doon daw yata po pwedeng alam nyo na. Ano pong inyong opinion dyan? Naisip nyo ba yan noon? Nung kayo ay Director General pa dyan sa Bilibid? Alam mo, Tol, Boss Dada, kung yan ay hahawakan talaga ng isang strictong pamamahala yung ginawang conjugal mga cubicles na yan, maganda rin yon. Kasi nga, ang mga nakakulong nating mga kababayan ay nagkakaroon ng conjugal visit din. So, okay naman yon. Kaso nga lang, dahil sa mga sunod-sunod na anomalya na kinasasangkutan din itong pamamahala ni DG Katapang, yun ang malaking katanungan. Kung hindi ba yan gagawan ng kalukuhan? Kasi ang pwedeng mangyari niyan, kunwari nagpagawa sila ng cubicle na conjugal purposely para sa mga lahat, pangkalahatan yan ha. Pero ano bang involved dyan? May pera ba para sa pag-maintain ng cubicle na yun? May aircon yun? O wala? Hindi natin alam. May bayad ba yan? Kaya bang i-avail o kaya bang tustusan ng isang nakakulong yung paggamit sa conjugal ano na yun? Room na yun? Diba? Eh kung ang pwede kasing mangyari dyan, iyano na naman sa VIP yan, tigisa-isa na kayo dyan, may aircon. Hindi ko sinasabing ginagawa nila. Yun kasi ang pwedeng mangyari dyan. Iko-control na naman, imbis na pangkalahatan yun sa dami nila doon. Sa palagay mo, matapos na yung isang buwan, hindi pa nakakagamit lahat yan. Isang taon, hindi. Kasi ilan silang nakakulong doon? 365 days lang tayo sa isang taon. Ilan ang makakagamit sa isang araw? Hindi ako mathematician, pero kayo na mag-compute. Ilan ba ang nakakulong sa maximum? Sabihin mo na lang nasa 20,000, 25,000. May bibigay ba niya ang pangangailangan o yung karapatan nilang gumamit sa silang lahat? Yung may dalaw na ano, na dadalaw sa kanya para sa conjugal visit na yan. Yun lang naman ang ano ko dyan, ang reaction ko. Mm-hmm. So, maraming salamat dyan sa inyong kasagutan. Pero malihis tayo, DG Bantag. Total, uso naman yata ngayon yung political persecution. At marami po nagsasabi na si Pastor Kiboloy ay politically pinipersecute. Ano po bang masasabi ninyo dito sa mga, kung meron lang po kayong opinion dito sa mga ibinabatong batikos at mga balita dito kay Pastor Kiboloy? Oo, copy, Boss Dada. Nung nakaraan, mayroon akong nagawang video rin yan at na-send ko. Full support din ako kay Pastor Kiboloy sa kanyang mga pinagdadaanan ngayon. Yun kasi, lang kasi, Senate kasi ang alam naman natin na questionable daw yung mga characters or reputation ng involved na senador doon sa committee na yon. So, tama ba? Nasa batas ba na pag, kasi hindi sumisipot si Pastor eh. Kung nasa batas na huliin siya, edi huliin siguro. Pero kung wala sa batas, bakit kailangan niya ang pumunta? Ang sa akin dyan, mayroon naman tayong court na
didinig sa kaso ni Pastor Kibuloy kung mayroon man. At tignan natin na humarap yung mga witnesses na laban sa kanya. At ipresenta yung mga ebidensya laban sa kanya at pabor naman sa kanya na ebidensya niya. Ganun naman ang takbo ng ano eh, ng hustisya natin. Ito lang, hindi naman kasi ako senador. Kaya hindi ko alam kung may authority or power ba talaga sila na mag-execute or mag-issue ng isang warrant of arrest para arestuhin itong si Pastor Kibuloy. Kasabi ko nga, kung mayroon, so be it. Ganun talaga, kung mayroon talagang authority. Eh kung wala naman, eh bakit ka magpapa-aresto? Yun lang naman ang masasabi ko. Sir Bantag, obviously, no, kanina, nung ina-interview namin si Mayor Baste, talagang kitang-kita na maraming gusto masugpo itong droga sa bansang Pilipinas. Sa katunayan, marami nag-aantay ng Duterte brand of leadership yung talagang seryoso patungkol sa droga. Pero ano naman po masasabi nyo patungkol dito sa pinanggalingan nyo dyan sa Bucor? Eh, bumalik ba? Meron ba? Anong sitwasyon dyan? May sa tingin po ba ninyo ay may droga dyan? Alam mo, ano, Coach Oli, sa pagkaalis ko kasi doon, wala na talaga akong personal na nakita na pagpasok ng mga shabo. Pero kung ang basihan natin ay yung mga balita na may nahuli at may mga video pa ng mga vloggers na nagpapakitang nahulian yung babae, hindi lang isa, may isang babaeng matanda, may isang babae na medyo kabataan at hindi naman bata, ibig kong sabihin, mas bata sa matandang yon na nahuhulian ng drugs. Ito kasing kulungan naman natin na ito, ay nandyan yung mga drug lords nga. Sino bang kumukontrol ng mga yan? Yung iba nga nagko-consort pa. Nabalita naman noon pa na may shabulab pa dyan. Noon, mga unang mga panahon pa, hindi pa ng panahon ko, panahon namin. At itong kay DJ Katapang, hindi ko alam kung anong ginagawa ngayon dyan. Pero nakikita naman natin sa congressional hearing niya nung nakaraan, na na-involve pa yung Angelina Bautista ng kung ano-anong anomalya. Siyempre, kung ikaw ang leader at mayroon kang taong ganon, dapat tatamaan ka doon ng command responsibility. Kung mayroon, kung wala ka mang kasalanan, tatamaan ka doon sa doctrine ng command responsibility. So, nandun pa ba si Angelina Bautista na gumagawa ng anomalya? Yun ang mga tanong eh. Sir, matanong ko lang po, no, yung nung panahon nyo po, ano po yung iniwan yung sitwasyon patungkol dyan sa droga nung inyong, nung kayo po ay nakaupo dyan? Alam nyo, hindi kami nagtago sa media eh. Ng mga, open na open kasi kami. Mga vloggers kasi noon, hindi ko alam ha, kasi lumaki at dumami ang subscriber at nanonood sa vloggers ngayon dahil nga ang mainstream media na ay parang napakatahimik na ngayon. Pero nung panahon naman namin noon, hindi naman nabusalan ang mainstream media at open, pinapapasok ko silang lahat. Nasasabihin nga nila, hindi totoo yung pag ground zero ko daw doon, nagtagawa daw ako ng kumul sa loob. Kalukuhan yon, open kami noon sa media. Dapat noon pa alam nila. Ngayon po, maraming salamat po, former Bucor Chief General Bantag. Alam nyo,